Hi everyone, it's me Gali. Welcome back to my channel. Today, I'm going to talk about this Glutacy Underarm and Bikini Skin Whitening Gel. Ayan. For sure, kinlik nyo tong video na to kasi gusto nyong malaman kung itong product ba na to ay talaga bang nakakaputi ng kilikili at singit. So, itong product na to guys, ginamit ko lang siya sa aking kilikili. So, based on my experience, sa 3 years kong paggamit nito, yes, tama yung narinig nyo, 3 years ko na po itong ginagamit, medyo nakakaputi siya. Itong claim niya dito na intense whitening, for me, hindi po siya ganon. Ang main reason ko talaga kung bakit ako gumamit ng product na to, kasi gusto kong matanggal yung shadow sa gilid ng kilikili ko. Meron akong ipapakitang video sa inyo. Ito yung kilikili ko before ko ginamit ang product. Hindi naman siya totally na maitim, pero alam mo yung kapag nagsasando ako, nako-conscious ako sa shadow kapag tinilt ko ng ganon yung kilikili ko. Pero I want you to know guys na malayo-malayo pa rin sa mga kilikili ng artista yung kilikili ko right now. Pero meron siyang improvement, okay? Gusto ko lang klarohin kasi baka mag-expect kayo na alam mo yung sobrang kinis talaga at saka flawless. So, ito na siya. Tender. Ay, ako. So, ito na siya. Ayan. Wala po tayong ring light. Natural na natural po yan. Meron pa rin mga lines ang kilikili ko, pero yung parang madilim na pumapalibot dito, wala na siya. Ayan. Meron pa siya mga tuldok-tuldok. Siguro mga buhok yan na patubo na. Zoomin ko pa kayo. Yan siya. For me, effective to in a way na kailangan mo siya laging gamitin. As much as possible, dapat morning and evening. Pero don't expect guys na kapag ginamit mo to, may makikita ka kaagad na drastic na result. Hindi po siya ganun. Before, ang presyo nito ay nasa mga 199 pesos lang. Pero ngayon, dahil mahal na po ang mga bilihin, sa Watson, this cost 220 pesos. Ganito yung itsura ng actual packaging. Nakalagay siya sa isang squeeze tube. Nakalagay dito yung pangalan ng product. Tapos, meron siyang 20 ml na content amount. Kita ba ba saan dito siya nakalagay? Tapos, dito sa likod, ayan, yung product claim. Mamaya, pag-uusapan natin to. Tapos, andito yung manufacturing date. Tapos, ganito naman yung laman niya. Wait lang, ala, wala nang laman. Ayan. Parang sipon na siya. Lumabas. Ayan siya. Water-based gel siya. Hindi siya ganun karani, pero ayan. Tumutulo pa rin siya kapag pinabayaan mo siyang ganyan. In addition, itong product na to ay dermatologically tested, FDA approved, paraben-free, alcohol-free, triclosan-free. Bali, ang triclosan, guys, based on my understanding ha, nung ni-research ko to, ito ay isang parang antibacterial compound na ginagamit halos sa mga beauty products and ano bang tawag dito? Mga sabon. Pero may mga studies kasi na nagsasabi na itong antibacterial compound na to ay nagko-cause ng skin irritation kung hindi naman nag-i-increase ng allergic reaction sa ating balat. Kaya as much as possible, kapag gagamit tayo ng product, especially sa kilikili dahil delicate yung balat natin sa kilikili, gumamit tayo ng triclosan-free na product. Tapos wala din tong harsh chemicals and this product is for all skin types. Itong product na to, mayroon din tong pros and cons, kagaya sa mga ibang products. Hindi po siya perfect. So ngayon, pag-uusapan natin yan. Bali, unahin ko munang i-mention yung mga pros bago yung cons, okay? So except sa nakakaputi to ng padahan-dahan, hindi siya drastic ha. Padahan-dahan siya makapatid. Kailangan talaga, meron kang pasensya kapag ginamit mo to. Itong product na to, it delays hair growth. And isa to sa mga dahilan kung bakit until now, ginagamit ko pa rin siya. Before, nung hindi ko pa to ginagamit tong Glutacy, ang bilis talagang tumubo ng buhok ko sa kilikili, pero ngayon hindi na. Tapos, nung nag-ungkat-ungkat na ako kung bakit ganito ang product na to, kasi meron pala tong ingredient na soybean seed extract that acts as hair retardant. Meaning, pinapaslow down niya yung pagtubo ng buhok natin sa kilikili para hindi tayo always magpa-pluck, mag-wax, or mag-shave. I'm not against to those na prefer nilang gumamit ng mga may scent na deo. It's just that, for example, ako, most of the time, kapag gumagamit ako ng mga mababangong deo, nag-react yung balat ko. Ang nangyayari, umiitim yung kilikili ko, mga kapatid. Kaya, kapag bumibili ako, kahit gustuhin ko man na ito yung bilhin ko, pero dahil may scent siya, iniiwasan ko na lang. And may mga instances kasi na hindi nagko-complement yung scent ng product sa pawis ko. Kaya, ang nangyayari, in the middle of the day,
nag-aamoy ang het na yung kilikili ko. And diba, ayaw natin yan. Kaya iniiwasan ko siya. And I think, isa to sa mga dapat yung i-consider when it comes to buying perfume and deodorant. Kung ang scent ba ng product na yon ay nagko-complement sa pawis natin. Diba, earlier na-mention ko na dito sa likod ng actual component, nakasulat yung mga product claims. Ayan o. Itong mga nakasulat na it softens and smoothens skin and gentle din daw to and mild on the skin, ay totoo po ito. Kaya kung meron kang sensitive skin sa kilikili, pwedeng-pwede itong product na to sa'yo. Tapos, ito yung klaseng whitening product na walang white cast since na it's a water gel based na product. Tapos, wala din tong sting feeling kapag in-apply mo siya and hindi siya malagkit sa pakiramdam. Ngayon, pag-usapan naman natin yung mga cons about this product. So, ang pinakaunang disadvantage na nakikita ko about this product is matagal siyang mag-set. Ang pangalawang disadvantage nito ay 2 hours later. Okay, naalala ko na yung word na, alam mo yung andito lang sa dulo ng dila ko kasi pag ganun ko, andito lang siya sa likod. Okay, ganito. Itong product kasi na to, kinlaim niya na deodorizing daw siya. Pero for me, hindi siya ganun ka-powerful na mag-address ng amoy sa kilikili and pawis. Kaya kapag binili mo to and ginamit mo to, kailangan mo pa rin gumamit niyang deodorant and antiperspirant. Ganito ko po siya ginagamit, napakasimple lang. After kong maligo, ina-apply ko tong product na to. Make sure na yung area na paglalapatan mo nito ay dry at malinis. You can use this product on your underarm and sa singit mo. Pero ako, ginagamit ko lang to sa kilikili ko. Tapos, yung dami naman nito ay tansya-tansya lang. So, depende sa ano, depende kung gano'ng kalaki yung area na paglalapatan mo nito, gano'n din karami yung product na ilalagay mo. Tapos, kailangan mo siyang patuyuin before ka magsuot ng damit, unless kung magsasando ka. It's up to you kung papaypayan mo ba siya, or tatapat ka sa electric fan, or papatuyuin mo siya ng kusa. Pero, I highly suggest na tatapat ka na lang sa electric fan para mas madali siyang matuyo. Kasi kung siya lang, based on my experience, matagal talaga siya. Hassle siya, kung iisipin mo, pero sabi nga nila, no pain, no gain. I use this product morning and evening and hindi ko na din siya pinapatungan ng deodorant since na nagda-dry clore ako every Saturday or Sunday. Kapag kasi nag-dry clore ka, hindi talaga magpapawis yung kilikili mo for how many days. Promise to God, meron pa akong review, ilalagay ko yung card dito or dito ba? Depende kung paano ko siya i-edit. Yung mga ibang friends ko na gumagamit nito, bali ang ginagawa nila, every night lang nila to ina-apply. Tapos, kinaumagahan, they use their usual deodorant since na hindi talaga strength ng product na to na mag-control ng amoy at pawis kilikili. I hope this product review will help your purchase decision kung bibili ba kayo ng Glutacy Underarm and Bikini Skin Whitening Gel. If you find this video helpful, please give this a thumbs up. Comment your thoughts and your kilikili questions. And kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na. You can also follow me on my social media accounts, Facebook page, and Instagram, all at Gali Gascon. Thank you for watching. Bye!